Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. Ang pinakamalaking boxing website sa buong mundo sa ngayon ay ang boxrec.com, isa ang boxrec.com na kinilala si John Riel Casimero bilang isa sa pinakamalakas pagdating sa boxing. Ayon sa boxrec.com, ang latest ranking ni John Riel Casimero ay mula sa pangatlong ranking ay itinaas na siya agad patungo sa pangalawang pinakamalakas. At sumunod nga rito sa ranking ay si Stephen Fulton. Makikita rin natin dito na nasa rank number 4 itong si Marlon Tapalis, Luis Neri, na nasa rank number 5, Carlos Castro, rank number 6, Reyes A. Alem, rank number 7, at Takuma Inoue, ay nasa rank number 8. At dahil natalo na ni Naoya Inoue itong si Stephen Fulton, at ang paparating na laban ni Naoya Inoue kontra Tapalis kahit manalo or matalo siya ay tiyak sila na ang susunod na magsagupaan, ang pinakahihintay ng lahat. Ang laban John Riel Casimero versus Naoya Inoue. Ngunit tulad ni Stephen Fulton ay nanawagan din ang kampo ni John Riel Casimero angas ng Pinas ng isang mandatory drug testing kay Naoya Inoue aka The Monster. Dahil ayon sa kampo ng ating kababayan na si John Riel Casimero, gagawin ang drug testing upang maiwasan nga dito ang iba't ibang uri ng pandaraya. Kahit ganun pa man ang panawagan ng kampo ng angas ng Pinas John Riel Casimero ay nasa kampo pero ni Naoya Inoue ang pagbabasihan kung aaprobahan ba o hindi ang pagpapadrug testing ng kanilang alaga na walang iba kundi ang The Monster Naoya Inoue. Samantala sa iba pa nating mga balita. Si Oguni ay hindi na nga rito lumabas sa Japan media pagkatapos ng laban niya kontra angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero, at tila nagtatago na nga ito sa social media itong si Oguni dahil tila wala siyang mukhang ehaharap pagkatapos ng laban niya kay Cuadro alas. Ayun nga dito sa referee ay sinabihan niya si Oguni kung ipagpapatuloy pa niya ang naturang laban. Ngunit tumanggi na nga itong magpatuloy pa pagkatapos ng pagputok ng kilay nito mula sa headbutt umano. Ngunit madami ang nagtataka na tila hindi naman headbutt ang natamo ni Oguni, dahil kung pagbabasihan ang slow motion ay tila the please lang sila nagkatamaan. Kitang-kita nga dito sa slow motion na isang clean shot punch ang natamo niyang sugat sa kilay resulta ng pagputok ng kilay niya at hindi headbutt. Pagkatapos ng controversial na resulta ay nagsagawa nga dito ng review ang Japan Boxing Commission sa laban Casimero versus Oguni. Pinatawag ang referee para magpaliwanag ngunit ayon sa report ay hindi maayos or hindi maipaliwanag ng referee kung saan ba nagmula ang pagdurugo ng noon nito, sa headbutt ba or sa clean shot power punch ni John Riel Casimero. Dahil kung ating susuriin ang laban at ating slow motion ay talagang the please lang ang nasabing headbutt. Kitang-kita din sa slow motion na ang tumama kay Oguni ay super power punch left hook ni Cuadro alas John Riel Casimero. Dahil dito ay napagpasyahan na papatawan ang referee ng suspension sa kanyang provision. Dagdag pa sa ating balita ay tila takot nga dito si Oguni na lumabas or magpa-interview sa Japanese media tungkol sa laban niya kontra Casimero. Dahil tila may iniiwasan or depressed parent siya sa nangyari. Hindi natin alam. Hindi lang Japanese media ang naghihintay sa kanyang paglabas para interviewin kundi pati buong Filipino fans at buong boxing fans community nationwide. Maraming tao ang gusto makita siya at sumagot sa mga tanong ng karamihan, sa tingin nyo ba guys bakit hindi lumalabas si Oguni sa Japan News at sa lahat ng Japan social media platform? Just comment down below. Thank you so much, salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.